Masusing pinag-aralan niya ang kuha ng CCTV ng araw na mawala ang kapatid. Mula nang dumating ang kapatid sa Villa Pawn Shop hanggang sa makita si Daniel na nasa sa likod ng cashier na umaasistima sa kapatid. Closing na kasi ang mga ito, kaya nakiusap ang kapatid niya hanggang sa kinausap ni Daniel ang tauhan at sikasuhin ang kapatid. Nakita rin niya kung paano titigan ng lalaki ang kapatid. Nang tapos na si Tricia ay nagpasalamat ito sa lalaking cashier. Lumabas ni si Daniel doon. Kasunod noon ay tila may nag-aya kay Tricia, ngunit kasama ang palad ay hindi nahagip ng kamera. Base sa ekspresyon ng mukha ni Tricia, ay tila kilala ang Yumaya rito dahil tila nakangiti pa ito. Iyon ang eksenang palaisipan sa kanya. Ang pag-alis ni Daniel sa pawn shop na saktong pagkawala ng kapatid. Muli ay umahon ang galit sa dibdib niya at hindi na malayang nakalapit na ang mga kasamahan at inuusisa ang nasa laptop at ini-freeze pa ng mga ito ang mukha ni Daniel. No wonder ganyan ka makatingin dyan sa suspect mo. Ang gwapo. Kilay pa lang ulam na. Ani naman ni Mina. Maraming tawag sa babae dahil ito ang pinaka-front ng grupo. Ika nga, bago sila sumugod sa gera, ay ito munang isusugo para malaman ang galaw ng kalaban. Siya rin ang nagpapanggap na kaibigan ng secretary ni Daniel para makapasok siya bilang yaya ng mga anak nito. Hinay-hinay lang ha, baka hindi ka pa nakakahanap ng hustisya sa kapatid mo, ay panty mo naman ang malaglag. Tawa nitong biro na nagpapaalala. Bagay na hindi niya kinatawa, bagkos ay naging matiim ang titig sa naka-freeze na larawan ni Daniel Villa sa laptop. Si Greenbelt, kailan ang balik? Pag-iiba niya ng usapan nila. Nasa Amerika kasi ang leader nila at nagpapagaling. Anytime raw, sabi may nahanap siyang isa sa mga sasama sa atin sa grupo. Anim na tayo girls, masiglang wika nito. Tahimik naman si Jessa sa sulok at tila abala sa kinakalikot nito. IT specialist ito at mahusay sa lahat ng programming at maging sa hard drive. Any news for Antoinette? Tanong niya sa mga kasamahan. Mula kasi nang simula nito ang mission kay Blackman, ay bigla itong naglaho. Si Selly ang sumagot. Wala pa rin. Ilang gabi na kaming under surveillance sa bahay ni RJ. Mukhang wala doon si Antoinette. Pagbibigay alam nito. Nababahala na rin sila dahil missing in action ang kaibigang nasa misyon. Gayunpaman ay kailangan nilang kumilos sa sarili nilang misyon. Habang wala pa ang leader ay hindi pa sila gaanong makakagalaw. Alas 5 na ng hapon nang makabalik siya sa bahay ng mga Villa. Doon ay nakita ang mag-ama na kalaro ang mga alaga. Sa lapag ay nagkalat ang mga nakasaboy na popcorn na ginagapang ng 2 paslit. Napailing na lamang siya at tila wala namang pakialam ang ama nila. Sa bagay, ano naman ang aasahan mo sa papa's boy? Aniya sa isipan. Wala siyang masabi sa kakulitan ng 2 paslit, samantalang si Justin naman ay busy sa iPad nito. Abala rin naman ang mag-ama sa pinapanood na basketball game. Hindi pa nga nag-abala ang mga itong tingnan man lamang siya, hanggang makita ang 2 paslit na tumayo sa paanan ng ama nito. Baby, daddy is busy, sit here. Ani ng lalaki, saka pinaupo sa tabi ang paslit. Naanimoy alam na nito ang sinasabi niya. Maya-maya ay hinawakan ng paslit ang remote control na nasa sa tabi at walang ano-anong pinalo iyon sa mukha ng daddy nito. Dahilan para hindi mapigil ang mapataw ng malakas. Buti nga sayo. Ani sa isipan. Hindi maipinta ang mukha ni Daniel na tumingin sa anak na biglang pagpalo ng remote sa kanya.
Nang tumingin siya ng matiim dito, ay nagbunghalit pa ng tawa ito na animoy gustong-gusto pa ang ginagawa sa kanya. Saka binalingan ang pinanggalingan ng malakas na pagtawa na animoy tuwang-tuwa sa ginagawa ng paslit sa kanya at doon ay nakita ang yaya ng mga anak. Muling ihahampas ng maliit na kamay ng paslit ang remote nang hawakan iyon ni Daniel at nakipag-agawan dito. Doon ay muling umiyak ang bata at nang marinig nito ang iyak ay ibinalik naman ang remote kasabay ng pagsasorry dito. Muli ay naisip niya tila ba itong batang nakikipag-agawa ng laruan. Mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng paslit na umiiyak. Dahil malapit na malapit lang ang lalaki ay hindi niya ito mapigilang pasaringan. Para kang bata, pati anak mo pinapatulan mo. Diretsang wika rito, saka kinuha si Jason. What did you say? Mariing wika nito. Napalingon muna si Katrina sa matanda, ngunit tulog pala ito. Kaya sinalubong ang titig ng lalaki. You heard it right? I told you so many times. Aniya rito. Hinablot nito ang braso niya. Wait, baka malaglag ang anak mo. Mariing salag sa lalaki na tila galit na. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong sasabihin sa akin yan? Ngit-ngit nitong wika sa kanya, saka siya binitawan. Then act like a father. Aniya. Lumapit ang mukha nito sa kanya mukha. Akala niya ay hahalikan ulit siya nito. Ngunit muli ay nagsalita ito. Huwag mo akong subukan, Katrina. Anito, malapit na malapit sa mukha niya. Naningkit ang mukha ni Katrina. Huwag na huwag mo din akong susubukan. Balikbanta sa lalaki. Nang tuluyang nanggigil si Daniel, ay hahawakan niya sana ang braso ng babae nang matigilan silang dalawa. Mama! Mama! Tinig ng paslit. Nagkatinginan silang dalawa sa sinabing iyon ng paslit. Ang galit ng mukha ni Daniel ay napalitan ng saya. What did you say? Anito, sakalong na paslit. Say papa! Mama! Ulit ng paslit. I said papa! Ulit nito. Mama! Gusto nang tumawa ng malakas ni Katrina sa nakikitang pagpipigil ng lalaki. Papa! Papa! Anito upang gayahin ng bata. Mama! Ani ng paslit saka yumakap sa kanya. Napapangiti siya nang biglang bumaling ang lalaki sa kanya. Is there something funny? Seryosong wika nito. Your face. Aniya. Sabay tutop ng bibig. Naisatinig pala ang nasa sa isip. Ahem. I mean your son. I'm just happy. He had his first word. Kailan na tila hindi pa ito naniniwala. Nang ilang saglit, ay papasok sa kabahayan ng isang maarting babae. Napakunot noo si Katrina nang makita ang babaeng papasok. Honey, I'm here na. Maarting wika nito, saka dumiretsyong halikan ang lalaking nasa sa harapan. Nang agawin sila ng tinig ni Justine, what's that girl doing here? Nakahalikip-kip nitong turan. Aba, may pakinabang din pala ang pagiging maldito. Aniya sa isip sa ginawa ng nakatatandang anak ng lalaki. Hey, young man, what is that attitude? Saway ni Daniel sa asta ng anak. Mas lalong nainis ang bata at umirap sa ama at sa babaeng bagong dating. I don't like her. Tahasang wika nito. Sige, inisin mo pa, Justine. Show me some swag. Aniya sa isipan dahil nakitang tinitigan pa siya ng babae mula ulo hanggang paa. Justine, enough. Respect her. Galit na tinig ng lalaki. At hindi na matatagalan ni Katrina ang pangbubulyaw ni Daniel sa anak. Prrrt! Anito, natila referee. Time out muna. Pati ba naman bata, papatulan mo talaga.
angal niya sa lalaki. Doon ay bumaling ang babae sa kanya. Sino naman itong manang na to? Tanong nito sabay turo sa kanya. Manang? Ulit ng utak niya. Eh sino ka naman mukhang basahan ng suot? At kulang na lang ay guntingin mo hanggang sa liegan mo ang damit para lumuwa na ang kaluluwa mo. Aniya sa isip habang nakikipagsukatan ng titig sa babae. FYI, yaya ako ng mga bata. Aniya. Humalakhak ng napakalakas ang babae sa sinabi nito na tila nakakainsulto. Mabulunan ka sana. Bulong niya sa nakakainsultong tawa nito. Yaya ka lang pala eh. Bakit ka nakikialam? Pasinghal nito nang matigil sa katatawa. Aba, matapang. Aniya ulit sa isip saka sinimulang magsalita. Oo, yaya ako. Kaya tungkulin kong protektahan ang mga alaga ko. Ikaw, ano ka dito? Okay, let me guess. Laruan? Basahan? Aniya na tila nag-iisip pa saka gumisi siya dito. O hindi kaya para usan? Alin doon? Aniya sa babae na nanlalaki na ang mga mata maging ang butas ng ilong sa inis. Ikaw ang unang ng inis kaya hindi kita atrasan. Aniya sa isip kahit sa gilid ng mga mata ay kita ang paniningkit na mukha ng boss. That's enough! Malakas at dumadagungdong na boses ni Daniel. Nang tila susugod na ang kasintahan sa yaya niya, ay napasigaw na siya. I said that's enough! Malakas na sigaw na siyang gumising sa naghihilik pang ama. Enough! Biglang wika ng matanda sa kabiglaanan sa pagsigaw ng anak. Hanggang sa sabayang pumalahaw ng iyak ang dalawang paslit. Nakitang inakay na ni Daniel ang kasintahan palayo sa kanila. Saka sabay silang bumilat ni Justine sa babaeng palayo. Be, buti nga sayo. Sabayan pang wika. Saka sila nagkatinginan at akmang mag-aapir dito nang matigilan sila pareho. Naalala kasi nilang hindi pala sila ganun ka-close. Ngunit kahit papano ay napangiti ng matamis si Katrina dahil tila ayaw ng bata sa girlfriend ng ama. Kinabukasan ay maagang nagising si Katrina. Nakita niyang gising na rin ang kasamahang si Aling Thea. Nakabihis na ito dahil ito naman ang may off sa araw na iyon. Alam niyang ito lang ang araw na makakasama nito ang pamilya. Anong oras ng alis mo, manang? Nakangiting tanong nito. Medyo malungkot ang mukha nito. Naku, baka hindi ako matuloy, Neng, dahil may pictorial daw ang mag-aama pagkatapos magsimba. Tugon nito. Ramdam ang pangungulila sa pamilya. Naku, Aling Thea, ox lang ako. Kaya ko na to. Malaki na naman si Justine at ang kambal. Yakang-yaka ko na yan. Aniya sa matanda para hindi mag-alala. Sure ka ba? Baling nito na may pag-aalinlangan pa. Nag-thumbs up siya, sabay sabing, kayang-kaya ko na. Huwag kang mag-alala, manang. Maliksi pa ang katawan ko. Kahit sampu pa sila kasama ang ama, kayang-kaya ko pa. Tawang sad nito na kinatawa pa rin ito. Naging masigla ang mukha nito. Sure ka ba? Magpapaalam na ako kay sir. Ano to sa akin? Mabuti pa po ay lumakad na kayo at ako na ang magsasabi kay boss. Sambit ko sa matanda. Tama nga kaya ang pakiramdam ni Mina na hindi pa natatapos ang misyon ni Katrina ay baka naman loob ni Katrina ang mahulog sa binata. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!